Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang fresh na fresh na tirada po ng mga toxic Mainers kay Alden Richards na may kinalaman po sa pagtungtong ni John Lloyd Cruz sa Bulaga, kung saan may paghiling pa nga sila sa mga Judas Barabas noon na sana po si John Lloyd Cruz na lang ang pumalit kay Alden sa Bulaga. Mamaya po idedetalye natin ang mga pangyayaring yan na talaga nga namang nakakanginig ng laman. Kasama rin po sa pag-uusapan natin ang pag-target po ni Alden sa international projects niya. At ang pagsilip na gagawin natin, nakakamiss nga naman talaga ang production po ngayong araw ni Main. Kasama po si Kuya Wally at Kuya Jose. Nakakamiss dahil nakakapanibago na hindi si Alden ang kasama ni Main sa mga prod na katulad ng ganitong pagsasayaw. Dati-rati kasi, laging si Main at saka si Alden ang magkasama sa pagpa-practice hanggang sa mag-perform na sila sa stage ng APT. At syempre, hindi rin palalampasin ng ating team ang iba pang mga ganap kina Main at kay Alden sa araw na ito ng Sabado. Kahit na kung ano-ano pang sinasabi nila kay Main at kay Alden, hindi po mabubura nito ang alam nyo yun, ang napakalalim po nating pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At bago nga tayo magpatuloy, pahayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang ginagawang pagmamahal at pag-suporta po kay Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi po ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman naka-subscribe, naku, ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Main at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Gina Torico. Ang sabi niya rito, Mr. Pinas, hindi na dapat mag-away-away pa ang mga toxic Mainers at toxic Aldenatics. Very lucky ang phenomenal fandom because they have a backup of true-blooded Alda vloggers ready to protect Alden and Main no matter what. Phenomenal fandom, kayo ang tunay na nagmamahal sa Aldab. Kahit si GMA na Jollibee ay bidang-bida, ay walang magawa sa kinakalabang nilang McDo. Gosh, kita-kits ang phenomenal fandom sa McDo ng Aldab. Natumbok po ninyo, Miss Gina Torico, no? Hindi na dapat sila mag-away-away pa dahil ang pinag-aawayan naman talaga nila ng mga one-sided fans na ito ay napakalayo po sa katotohanan. Diba? Para silang nakikipag-away sa bagay na wala namang katuturan. Dahil sila-sila lang ang gumagawa ng mga storya nila na pinagtatalunan nila kapag hindi nagtutugma sa bawat berasyon ng storya na ginagawa nila. Kaya saludo kami sa mga Aldab fans na hindi po sila nangingialam para po, alam nyo yon, para lang i-correct ang mga bagay-bagay. Hayaan na lang natin sila, no? At ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Miss Sant Ibanya. Sabi niya rito, nanghihinayang kasi sa ibabayad sa kanila, no, ng mga mulat at army ni kuno kung patuloy silang magbubulag-bulagan. Yan ang real talk, Miss Sant Ibanez. Ang dami-daming paraan upang kumita ng marangal, bakit kailangan pa nilang pagkakitaan si Main at saka si Alden sa pamamagitan ng paggawa ng kabuktutan o kasinungalingan? 'Di ba? Kaya nga sa totoo lang po, no, ang aming dalangin ay maipasa na ang batas na lulupil sa mga trolls na 'yan. Yan yung bang kay bago-bago ng mga accounts tapos kung ano-anong masasamang bagay ang sasabihin kina Main at kay Alden, 'di ba? Nakaka-imbierna. At ang ikalawa naman, ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Nine Ritzy. Sabi niya rito, ay matagal na tayong lumalaban kahit walang kalaban, Mr. Pinas, at patuloy na lalaban for the love of Majord. Nagkakaroon ng away sa tuwing sa salapi kumakapit ang mga taong ito. Alam natin lahat na walang kalaban dahil sa katotohanan tayo, pero ang laban sa paggawa ng mga maling istorya kina Main at kay Alden, yan ang hinding-hindi natin papayagan. Miss Nairitsi, hirap na nga po si Main at Alden na kumilos ngayon na sa showbiz pa sila, tapos hahayaan pa ba naman natin na balahurain nila ngayon, 'di ba? Itong dalawa,
hindi sila pumapatol sa mga ganyan tao. Palibasa kasi, pinapalampas lang lagi ni Maine at saka ni Alden kahit ano pang natatanggap nilang paninirang puri. At yun, dahil di nga sila nagsasalita, doon na sila pinagkakakitaan ng mga taong ito sa paninira kina Maine at kay Alden. At ito na nga no, kanina nga po, ganap ng ginawa ni Alden ang pag-upload ng panibago niyang teaser sa kanyang documentary concert. At sabi nga ni Miss Lou, hindi pa nagsisimula sa taping si Alden at saka si Bea. Kitang-kita naman natin si Bea ay busy pa po sa mga endorsement shoots niya. No, na ating masisilayan po sa kanyang Instagram stories. Tama nga naman si Miss Lou, kung may pagdududa tayo sa mga schedule ni Alden, sana nakita na natin na nasa taping site na rin si Bea Alonzo. Alam nga namang si Alden lang ang mag-taping mag-isa para sa movie nila ni Bea, di ba? Common sense na lang. At speaking of Alden, ginamit pa nga po ng mga toxic manners si John Lloyd Cruz. At panay nga po ang sabi na sana si John Lloyd Cruz na lang ang ipalit nila kay Alden sa Itbulaga. Ngayong araw po, kasi isa po sa mga judges si John Lloyd Cruz ano sa Itbulaga. Lahat po ng pagkukumpara kay Alden at kay John Lloyd ay inabot na po ngayong tanghali. Sa amin lang naman, galit sila kay Alden. Sana puon na lang nila ang pagtuunan nila ng pansin, di ba? Hindi yung silip sila ng silip kay Alden. Alden sila ng Alden. Tantanan nyo na si Alden kung galit kayo sa kanya, di ba? Anong magagawa natin? Noong mga panahong libreng-libre si Alden, siya po yung nagsabi sa ating lahat na naghihintay lang siya ng tawag from Itbulaga. Never po nilang papalitan si Alden dahil legit at forever double cards po si Alden. Kahit ano pang sulsol nila, nilang lahat sa mga managements na meron dyan sa Itbulaga kahapon po, si Maine ang pinepressure para hindi na isuot ang wedding ring nila ni Alden. Ngayon naman, no, may pagtagpa sa GMA, APT kung kani-kanino pa para lang hilingin na palipatin na, no, at palitan na si Alden sa Itbulaga. Mga halang talagang kaluluwa ng mga taong ito. Ayaw na ayaw na nakikita si Maine at saka si Alden na magkasama, dinamay nyo pa ang nananahimik na John Lloyd Cruz na idol ni Alden. At kanina naman po, ang dami ring natuwa dahil sa paghataw ni Maine sa pagsasayaw niya kasama ang kanyang mga kuya, no, ang Jowa Pau, ang Jowa, wala pala si Kuya Pau. nitong early 2021 kasi laging kasama ni Maine si Alden ano sa mga pagsasayaw. Pero ngayong 2021 matatapos na, wala eh, nagawa ng paraan na 'wag pagsamahin si Maine at saka si Alden. At sa performance nga ni Kuya Jose at Kuya Wally, ang daming nagtatanong kung nasaan si Lola Tinidora o si Kuya Paulo. Diba, nakaka-good vibes nga naman daw kasi dahil nagmukha na namang mga lola ng Kalye Serye si Kuya Wally at saka si Kuya Jose. Si Alden at Kuya Paulo na lang talaga ang kulang. At para matigil na silang lahat sa pang-iintriga, dahil nga sa 21 may ilalabas na naman silang sarsuela, si Maine na po ang nagpakita sa ating lahat na ngayong araw, kahit pinepressure po siya ng kahit sino, eh talagang ipinakita lang naman ngayong araw ng Sabado ni Maine Mendoza ang wedding ring ulit nila ni Alden. Nasa tamang lugar, kaliwa na pala singsingan. Pinakita niya pa sa camera. And this time, nagdagdag pa siya ng ibang sing-sing no, sa gitna niyang daliri at sa kabila pang daliri. Sabi nga ng ibang mga netizens, Mr. Pinas, kaya siguro pinapakita ngayon ni Maine ang mga ganyang bagay dahil malapit ng 21. Ang wedding ring nila ni Alden ang magsasabi ng katotohanan. Para nga naman masabihan ng lahat na nasa mga daliri niya ang katotohanan. Agree po ako sa mga sinabi ninyo, no? Kilala naman natin si Maine at saka si Alden. Hanggat kaya nilang magpaalala at magbabala, eh gagawin po nila yan para sa buong fandom. Diba? Pero alam naman natin yon, hindi tayo nililin lang ng ating mga mata. Yan po talaga yung wedding ring ni Maine at saka ni Alden na sa kaliwa niyang palasingsingan at suot-suot na naman po niya. Again, kayong mga Korimaw, wag po kami ang inyong tanungin kung bakit laging suot ni Maine ang wedding ring nila ni Alden. Si Maine ang tanungin po ninyo, di ba? Bakit after ng kasal nila, lagi pa rin suot ni Maine ang singsing nila ni Alden hanggang ngayong 2021 na? Magto-2022 na, oh. Ganyan pa rin. Baka kasi sabihin nyo, bias kami, di ba? Si Maine at Alden po ang tanungin nyo. Again, hindi pa tapos sa mga araw na ito. Marami pa pong mangyayari at maya-maya po, mag-uusap-usap po ulit tayo. At kung isa ka nga sa mga bashers, at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito tulad nung last two updates natin, may mga nag-comments nga doon ano, nagtatanong, nagkaklaro. So nakausap po natin sila ng maayos dahil may respeto po sila eh. Hindi po kami nandito para makipagpalengkehan lamang sa inyo.
Okay? Sana malinaw po yun. Again, kung isa ka sa mga bashers, hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang na maayos, no? Hindi nakikipagpalingka at nakikipagmurahan. Mag-comment ka lang dyan, bukas ang comment section, hindi namin yan sinasara at dyan tayo mag-usap. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. You